Alright, Rodel, batang Mandawi? Batang Mandawi. Yeah, okay. Sir, dito tayo sa training ni Manny Pacquiao. Anong tingin mo, nakita mo kay Pacquiao? Nakikita ko sa training ngayon, nasa 70% na siya. So, tingin ko, pagdating ng Los Angeles, doon siya mag-hard training. Ito pang ano lang niya, ito pang warm up lang muna yung training dito. Yeah. Pero kaya nasa 60 to 70% na yung condition niya at sa laban. So warm up pa to? Warm up pa lang. Grabe. To sa training ni Senator. So, pero parang hindi siya nag-hold back, parang ganda paano yun. Ikaw, matagal mo nang kilala si Sir Manny, meron bang diferensya kung paano siya mag-training dati sa ngayon? Meron din ng konti. Dati talagang sa yung bata pa siya, talagang buhos, simula pag-start ng training camp hanggang matapos, hanggang sa araw ng laban, talagang binubuhos niya yung lahat ng lakas niya every training. Kasi ngayon na tumatanda na siya, medyo parang slow ng training, pero hindi naman yun kawalan ng condition dahil siyempre tumataas na yung experience niya sa boxing. So hindi na siya masyadong pipilitin niya yung katawan niya ngayon. Yung ano na lang is yung technique at meron lang siyang stamina tsaka kasi makukuha naman niya yun sa technique kasi may experience na siya, tsaka alam na niya kung paano lalabanan yung kalaban. Okay, grabe. Sa mga ibang bago nanonood, feeling na lakas-lakas pa rin talaga kumpara sa ibang mga boxer. Ngayon, sa nakita mo, anong tingin mong posibleng mangyari dito sa laban na to? Well, ang posibleng mangyari nito is sa tingin ko lang, sa sariling assessment ko lang sa laban is early first quarter ng laban, like 1 to 4 rounds, talagang tututo yan si Senator Manny tsaka si Keith Thurman. Pero pag mga late rounds na, kasi mapipil na ni Thurman yung lakas. So, try niyang takbuhan. So, doon makukuha. So, prediction ko is manalo tayo sa hindi kasi basta-basta si Thurman undefeated. Siguro para sa akin, split decision. Split? Wow. Split decision. Unang-una ka nagsabi ng split. Split decision. Kasi, siyempre, si Thurman is undefeated. So, tsaka bata. So, marami siyang advantages kay Senator. So, kaya ito, pinaka-importanting laban niya to kasi pag nagkamali siya nito, example, pag matutumba or sana hindi. Pero, kayang-kaya naman ni Senator. Tsaka, siya ang pinili ni Senator para pinaka madaling kalaban niya. Hello. Si Thurman. So pinili siya ni Senator. So alam ni Senator Manny na kayang-kaya niya. Pero alam ko si Thurman bata so hindi rin magpapatalo. Saka tingnan mo lang siya, parang madali lang yung laro niya. Pero mahirap. Mahirap kasi malaki. Malaki. So, sa tingin ko, mananalo tayo. Grabe. Ikaw, ito yung pinakaunang insights talaga na ako na medyo in-depth talaga at saka kilala ko. So, anyway, slit decision para sa unang-una yan, ha? Sa lahat ng natanong ko. Either unanimous or knockout. Anyway, ganda ng analysis mo. Step up your game and subscribe to Powcast Sports now. Powcast Sports.